Hi guys, another day, another vlog. Habang inaantay kong kumulo tong tubig, papakainin ko muna yung isda. Walang isda namin ay flower horn. Liit pa to nung binigay sa amin, pero ngayon oh, tignan nyo, malaki na. Kaya na si Daddy Drew, nagluluto na siya ng ulam. Siya talaga yung masarap magluto sa amin. Waboy, tinimplahan niya lang ng asin. Ready na din ako ng mga tasa. Ayun, at kumulo na yung tubig, isasalin ko muna siya sa lalagayan. Tara na guys, at magkape na tayo. Naku, mabilis lang to kasi aalis ako ngayon. Bibilhin ako ng mga supplies. Kulang na kasi yung mga gamit ko dito sa pagbibake. Pagluluto pala siya ng pork humba. Alam naman natin na maraming version ng pagluluto ng pork humba. Piniprito niya muna yan. Grabe nga ang talsik. Ayan, at magtitimpla na muna siya ng kape. Mga palang kape ko yung kadalasan naming tinitimpla. At ito din yung kadalasan naming kinakain tuwing umaga. Sobrang sarap nga nito guys. Torta ata to, di ako sure. Ayan, at hinati ko muna para makakain lahat. So ayan, may kagat na kasi kinainan ko na yan kagabi. Ayan, at kakain na muna ako kasi nga aalis ako ngayon. Nga si Sasha, hindi pala siya nakapaso kanina kasi masakit daw yung tiyan niya. Mahap din na ba ang tiyan ng lahat? Coffee is life talaga. Nga si Daddy Drew, nasa YouTube, tinitignan niyo yung mga recipe ng humba. Mainit na kawali, naglagay lang siya ng konting mantika. Nalagay na din niya yung bawang at saka yung sibuyas. Sinunod niya na din yung niluto niya kaninang pork. So ayan, halu-haluin niya lang yan. Titimplahan niya lang yan ng toyo, oyster sauce. Tapos, konting suka. Ang ginawa niya dyan is tansya-tansya na lang. Haluin niyo lang siyang mabuti. Sabi pa niya, may ilalagay daw siya ng secret ingredients. Ayan, at hindi na nga siya secret. Binuhos na nga niya yung isang can ng pineapple juice na may mga konting chunks. Tapos papakuluan lang natin yan hanggang sa lumambot yung mga karne. Add na din siya ng konting tubig. Ayan, at kumukulo na, naglagay na din siya ng dahon ng laurel. Lagay na din siya ng pampalasa dyan. At mag-a-add na din siya ng brown sugar. Ang dami nga sana niyang gustong idagdag kaso kulang kami sa ingredients dito sa bahay. Sabi ko nga ayos na yan. Nakuha naman yung lasa ng pork humba. Masarap nga to kung meron din tong kasamang boiled egg. At ayan, okay na yan. Sabaw pa lang, ulam na. Pag gantong ulam, nakakagutom agad. Ayun na nga, nagising na si Liam. Di ko muna siya isasama ngayon kasi sobrang init sa labas. Sobrang inaantok pa nga yan, pero bumango na kasi wala ako sa tabi niya. Hinahanap talaga ako niyan tuwing gigising niya ng umaga. Dito na nga ako sa kalsada, nag-aabang na lang ako ng jeep. Di na nga lang talaga, di ko sinama si Liam. Tignan niyo naman, sobrang init. 9 AM na yan. Sobrang tirik na tirik ang araw. Buti na lang at may dala akong payong. Kung init, parang kinakagat yung balat mo. Nag-aabang na lang ako ng masasakyan. Habang nag-aantay ako ng jeep, meron nang nakisilong kasi daw sobrang init nga. At buti na lang at nakasakay ako agad. Dito nga ako sa kabilang side. After ilang minutes, andito na ako. Dito nga ako bumibili lagi ng mga baking supplies. After nga natin bumaba ng jeep, eto't maglalakad lang tayo ng konti. Medyo papasok kasi itong area nila. Ayan, dito nga ako laging bumibili ng aking mga gamit sa pagbibili. Sa entrance nila, may sasalubong sa yung guard at bibigyan ka ng card. Mabait nga ng mga crew dito. Bago ako bumili ito at maglilibot-libot muna ako. Patanggal stress talaga yung lugar na to. Dami na ngang nadagdag. Ang sarap talaga sa mata yung mga gamit dito. Tanggal talaga lahat ng stress ko kapag andito ako. Nanyo naman, punong-puno. Dito talaga ako, nalilito na ako kung anong bibilhin ko. Unahin ko muna tong gold flakes. Handa to pang design sa mga bento cakes. Ito na nga't may nakita ako na parang mga bato-bato. Kailangan ko to sa aking pa-order. Kuha na din ako niya ng isa. Kuha na din ako ng mga iba't ibang mga dragis. Uunahin ko tong gold. Ubusan na kasi ako niyan. At ito din, maganda ito pang lagay sa mga cupcakes. Kukuha na din ako ng iba't pang mga kulay. At ito ding puti. At ito ding mga cupcake liner. Ako din itong subukan kasi ang lakas mga sosyal. Kaya lang sobrang mahal. Kumuha lang ako ng tatlo. Dito na ako sa mga pang frosting. Kuha lang ako ng dalawang whippet. Check ko pa muna yung matagal ma-expire. Oh, 305 na pala. Dati nasa 200 plus lang ito. Kukuha na din ako nitong fudget.
Ito kasi yung lagi kong pinapalaman sa mga cakes ko. Ang sarap kasi nito. Kukuha na din ako nitong gum paste. Yung sobrang nag-enjoy na ako sa pamimili, nakalimutan ko na mag-video. Katapos ko ngang bayaran, eto na at sumakay na ako ng taxi. Pag ganito talagang lunchtime, ang hirap sumakay ng jeep. Ayun na nga, nagugutom na nga ako dyan, nauuhaw na. So, ayun lang.